Sabi lang, bakit kanila? Workout ka para dyan. Go! Yun guys, yung mga bagong requirements and updated requirements natin as of May 2023 when you're traveling to Japan. While waiting for your flight, you can use the airport lounge for free if you have the following cards. But if you don't have one, you can pay a walk-in fee amounting to 1,500 pesos. Hey guys! We are finally here at the airport. Gabi, hindi talaga pwedeng hindi ka papawisan pagka paalis ka pa lang ng Pinas. So I'm here at the airport lounge and we are going to Tokyo, Japan. And it's currently 11:30 a.m. and ang flight namin is 2 p.m. So mag-stay lang muna kami dito and mag-chill. And later on, itutour ko kayo dito sa my airport lounge sa Terminal 3. But first, here's the updated requirements when traveling to Japan as of May 2023. So first, ang kailangan nyo is travel tax. Na medyo na-hassle pa ako kanina kasi ang payment method na ginamit ko is GCash. And then, unfortunately, nag-success naman siya on my side. Na-charge ako. But then, dun sa side, nung sa counter, canceled yung sa receipt. So, make sure lang guys na bukod sa GCash, dapat meron din kayong mga ibang payment method na pwedeng magamit. Like, kunyari, credit card or much better kung cash. Kasi sabi nila, kapag ka GCash or mga credit card, in case lang na mag-refund kayo, mas matagal yung processing time. Kasi tinatanong ko kanina, bakit may chance na mag-refund? It's because of, minsan may mga naka-canceled ng flights, ganun, tas nakapagbayad na kayo ng travel tax. So, yun yung reason. Yun, kailangan ko pa siyang isubmit sa GCash para mag-refund. Or, so, nag-credit card na lang kami kanina. Yung price niya, same pa rin. It's 1,620 per person for adult and then 810 pesos pa rin for kids. So, after that, pumunta na kami sa may check-in counter. Nakapag-online check-in na kami, so magbabaggage drop na lang kami, tsaka kukuha kami ng boarding pass. After namin na magbaggage drop, so nakapag-check-in kami ng luggage, pumunta na kami sa immigration. Yes, ito na yung pinakakinatatakutan ng lahat. So sobrang dami, di ba, ng mga issues, mga kumakalat sa ano, na sobrang strict daw ng immigration, and ang daming hinihingi. Well, so far kami naman, hindi pa naman kami nakaka-encounter na gano'n na IO. So kanina, mga hiningi lang sa amin is passport, then boarding pass, and then Japan visas, and then yung e-travel card. So bagong-bago to guys, yung last ng travel namin, siguro mga January yun. Ang kapalit nun is yung Philippine departure card na sinusulatan lang natin. So ngayon, wala na yun guys, wala nang papel-papel. You need to fill out your e-travel card.
sa inyong departure or when you leave the Philippines. So, before kasi, may e-travel card na, pero yung arrival lang sa Philippines. Ngayon, arrival and departure na. Fill out nyo lang yung passport details nyo, yung address nyo, and then kung saan yung country na punta nyo, yung flight details nyo. So, yun lang guys. And then, after that, may madadownload na na QR code. And then, yun yung ipapresent nyo sa pag-alis nyo dito sa Pilipinas. Yun guys, yung mga bagong requirements and updated requirements natin as of May 2023 when you're traveling to Japan. Ang mga questions lang sa amin is, magkahiwalay kasi kami ni Dina ng IO eh. So, ang mga questions lang sa akin is, sinong kasama ko na magta-travel? Kung first time namin mag-travel together? And then, kung ano yung mga countries na napuntahan namin? Or yung last na napuntahan namin? Kung meron na kaming hotel? Kailan ang balik namin sa Pilipinas? So, yun lang naman yung questions dun sa IO. And hindi naman sila ganun ka-strict. Medyo palangiti pa nga si ate sa akin. I suggest na kapag tinatanong kayo ng IO, sasagot lang kayo na ano, na hindi kayo kinakabahan. Yung tipong confident kayo. What else? Oo, yun lang. Kakain tayo, nagugutom na ako. Ayun, check natin yung mga food. Ay, hindi pala. Blueberry. Na toffee bar desserts. Pancit. Ang to, congee. Pang nachos. Free lang to guys. Pagka may airport lounge na ano kayo, kasama na siya. Pero syempre, dapat be aware pa rin of your boarding time kasi kailangan yung bumaba and wala tong direct access dun sa boarding gate nyo. So, kailangan yung maglakad ulit papunta dun sa baba. Also pala kanina, meron kaming nakasabay sa immigration na viewer din namin dito sa channel ko. Nagulat kami na na-recognize nyo pa kami. Tinanong niya kami kung saan yung next travel namin. So, pupunta rin sila sa Japan. So, kung napapanood nyo po to, hi, hello po sa inyo. Kalimutan kong tanongin yung name nila, pero ayun. So, natutuwa lang kami na merong nakaka-recognize sa amin. And sana nakakatulong tong mga vlogs ko sa pagta-travel nyo. Parang ang sarap ng view doon. Saya niya. May view doon na view. Yum. I'm falling to pieces in my room. You're coming over, that's cool. I could use a little something to do. Morning! Gabi, naalala ko yung mga times na lagi tayo munti kang maiiwan ng airplane na. Ngayon, hindi. Chill lang. Walang takbuhang magaganap. Eh, dapat always arrive like 4 hours earlier bago yung flight nyo kapag ka mga international flights. Para at least meron kayong time para alam mo yun. Pamunta sa immigration, and so on. Hindi kayo yung parang naghahabol. Dapat kompleto lahat ng mga documents na dala nyo para hindi na kayo yung naghahanap-hanap. Prepared kayo dapat pagka dumadating dito para at least hindi kayo maiiwan or ma-offload. See you in 4 hours, Japan! My first time in Tokyo. Yung first time ko na Japan is yung sa Osaka. So, kung hindi nyo pa guys, napapanood yung vlog ko about Osaka, Kansai region. Yun, lalagay ko yung link sa description box below. Watch it. Go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Yes.
So, pupunta muna tayo sa immigration. Sabihin ko sa inyo yung mga requirements na hihingin sa amin dito sa Japan. Napalakpakan ka nila! Welcome! Welcome! Guys, kung meron kayong mga nirent na pocket wifi through Cloak, ang pick-up niya is dito sa may airport. I think isa dun sa mga nadaanan natin. So, hanggang 8 PM lang sila. So, kung yung flight niya is super late, I suggest na ipa-deliver niyo na lang sa mismong hotel niyo. Yung pocket wifi namin, guys, nirent namin sa Japan Wireless. Pang second time namin siya nagamitin ngayon, and so far wala naman kaming problems na na-encounter. And pinadeliver na namin siya directly dun sa hotel namin. Nirent namin siya for 8 days. Ang cost niya is 1,500 pesos total. Ang perfect ng lighting. Travel time namin from here to our hotel is 1 hour and 12 minutes. Yung ginagamit na card dito is Suica card. Magagamit daw siya sa lahat ng line. And bibili tayo dito sa may vending, ano bang tawag dito? Ticket vending machine sa may labas lang ng airport. Ayan, dito pala yung Suica card na bibili sa may tabi ng eto, Skyliner Airport Express. So, pagka nandito kayo sa Tokyo and magta-travel kayo, Suica card yung kailangan nyong bilhin. And ito yung mga prices niya. Ayan. Pagkalabas ng airport, meron na kaagad access papunta dun sa train nila. So, sobrang efficient and convenient niya. Though, may times lang na overwhelming yung mga details, yung mga line. But, once you get the hang of it, hindi na siya ganun na nakakalito. So make sure lang meron kayo laging downloaded na Google Maps para at least mag-guide kayo kung anong mga line yung sasakyan nyo. Yay! What is that? Pass mo? Ay! Hala! Darimit mo yung pangalan ko! Panis! Akin na to? Forever? Ah! Hindi siya Suica card? O Suica card din? Same lang. Ah, same lang. Iba lang yung pangalan. Ganda nito, customize siya, may pangalan. Para di tayo nalilito dalawa. Kung ano yung akin, ano yung sa'yo na card. So, pwede yung Suica card, pass mo. So, yun yung pass mo, yung may customized name, ang cute. And then, yung Aikoha card, pwede rin gamitin. Ang weird, kasi kanina ayaw, this card is not accepted here daw. Pero nung in-insert naman ni ate, gumana naman. So, pwede pala i-reload din yung mga Aikoha card dito sa may airport, yung mga machine dito. Halika na. Pwede rin mga single ticket yung kunin nyo, single journey, pagka hindi nyo naman plan na mag-train the whole time sa pag-iikot nyo sa ano. So, meron din dito na nabibili. Ano tayo? Once you get the hang of it, hindi na siya ganun na nakakalito. Hindi na siya ganun na nakakalito. Hindi na siya ganun na nakakalito. Ano tayo? Sobrang tanga. Nakakainis. Up until the morning, it's boring. At least I hear some type of interaction. Not too far from here. Mag-snack muna tayo kasi kanina pa kami walang dinner.
past 10 p.m. na. Ito mga ano, onigiri ba to? Salad. Sandwich. Malapit na rin kami kasi hindi na namin kaya. Di ba yan yung papasok ka? Tapos mag-aano ka? Mag-work ka sa loob. Tapos nire-rentahan. Nakita ko yan sa mga vlog eh. Talaga? Magkano? 100 per minute. 100 per 15 minutes. Kailangan mabilis ka magtrabaho. Grabe. Lakad marathon. Nag-workout ka para dyan. Go! Ang hirap pag so, mag-isa ka lang mag-travel tapos ang laki ng luggage mo. Paano ko bubuhatin yan pag mag-isa ako? Ito na. Finally! Namin yung wifi namin. And na-rent namin sa Japan Wireless. So, ito siya. May kasama na siyang yung pouch, tapos yung return envelope niya, power bank, and yung mismong wifi. Pocket wifi. And also meron din saksakan. So, anyway, sasabihin ko lang yung mga requirements na hiningi sa amin pagdating doon sa Japan. Pagka-landing, ang mga hihingin sa inyo is passport. So, is-scan lang yon, tapos may thumbprint nyo, tapos pipicturan din kayo doon sa may immigration. And then, hihingin yung inyong immigration QR code. So, ito guys, nadadownload to doon sa Visit Japan web. So, mag-fill out lang kayo ng mga details nyo doon like name, address, issuance number ng inyong visa, and then yung address ng pagsustayan nyo sa Japan. So, yun yung mga hinihingi dun sa pag-fill out ng QR code sa Visit Japan web. Since pangalawang beses na kasi namin na mag-fill out nun, hindi na kami hiningan ng vaccine details. Yung first time kasi namin, pina-fill out pa kami ng vaccine details namin. So, I'm not sure if dahil meron na kami yung previous record, so parang na-import lang yung details, so hindi na namin siya kailangan fill upon. If ever man na bago lang kayo sa Japan, tapos ngayon lang kayo mag-fill out nung sa Visit Japan web, let me know guys kung ganun pa rin yung process. So, alam ko meron yung mga ilang days or ilang hours para ma-verify yung vaccine details and yung passport. So, yun, hindi na siya hiningi dito sa pag-generate namin ulit na bago na immigration QR code. And then, after that, nakalagpas na kami doon, diretso naman kami sa customs declaration. So, doon naman, ang hihingin lang is yung QR code nyo. Mag-generate nyo rin sa my Visit Japan web. Ilalagay ko, guys, yung link kung saan kayo mag-fill out nito sa description box below. Dito kami naka-check-in guys sa Tokyo City View Tabata. Sobrang lapit lang niya sa Tabata train station. Walking distance lang, siguro mga 3 minutes, ganun. Okay naman yung location niya and okay naman yung room. Siguro bukas ko na ipapakita sa inyo yung kabuuan ng room para at least medyo maliwanag. Kasi ngayon medyo gabi na, madilim na. That's it for today. I hope you enjoyed our vlog and sana marami kayong natutunan. And if you have questions about requirements, immigration, when traveling to Japan, let me know guys in the comment section box below. That's it. Please don't forget to like, subscribe, and follow me on my social media accounts for daily updates. And I'll see you guys on my next video. Bye!